Kailan pa natuklasan na gay ka? At the age of 7, alam ko gay na yata ako eh. Mahirap ba magkunyari? Mahirap maging lalaki kung ang puso mo talaga babae. Paano ka nakapasok sa showbiz? Naglalaki-lalakihan ka? Oh, ganun lang po. Dahil may pitang parents ko that time. Hindi ka ba tinanggap ng tatay mo agad-agad? Hindi agad-agad din po. May kulang pa ba sa'yo? Meron po. Gusto ko maging ang father ko. Tinatago yata siya ng dati niyang nag-asawa niya. Pag nawala palang magulang, kahit kano ka ka-successful, masakit po talaga. Pag nakita mo yung father mo na gano'n, masakit po talaga. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Nako, maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal. Nako, pataas ng pataas ang ating subscribers. And of course, ang views natin lumalala. Thank you sa mampanig ng mundo. Maraming salamat po sa inyo. At this time, sabi ko nga sa inyo, kumbaga sa ulam, iba't ibang putahe ang ibibigay ko sa inyo. Sino mag-aakala ng isang dating macho, ng isang dating tinitilian, na lalaking lalaki, ay babae na ngayon, nakaharap ko. Please, welcome, Bambi Moreno. Hey. Thank you, Sir Morley, sa pag-imbitan po niyo sa akin. Kumusta ka na, Bambi? Okay lang po ako. Ito, nagsikap, naghahanap ng mga talents, gusto bumalik sa pag-artista, lahat ng racket na pwedeng gawin ginagawa ko po. Bambi, balikan natin yung panahon na hindi ka pa humahawak ng mga promotion, hindi ka pa nagiging transgender. Gusto kong makita at maikuwento mo sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, kung ano ka, kung sino ka. Dati po ako si Arthur Benedicto na handa ni Lolo Benaobra. Ano-ano pa yung mga nagawa mo sa showbiz? Yung Halimbang sa Banga, yung bata po si Matet, saka Mahiwagang Singsing, nag-guessing po ako doon sa ilip na po. Ikaw ay napabilang sa Dutch Entertainment ni Kuya Germs. Opo. Anong edition ka? Pang Wednesday po, and that's only one week lang po yung that time pa palabas-pasok lang po siya. Kwentuhan mo kami sa buhay mo ng mga panahong nasa Dutch Entertainment ka pa. Masaya na. Nakakatakot kasi mura lang din ng sweldo noon. And then, ang pinakamagan ng racket lang, pag may show sa labas ng probinsya, lahat kami nakasakay sa shuttle. Maraming fans. Every week may fans day, dapat mabait ka sa kanila. Pero mahirap maging yung pagpumputa sila sa bahay dahil alam ko naman hindi ako tunay ng laki. Patagong ako. Huminga sa kwarto ko kasabi ng kaibigan kong badidang. Noong mga panahon na ikaw ay nasa Flor de Luna, may kwento ka na kung saan ay kinuna ng eksena ang rape scene. Anong kwento ron? Yung sa rape scene po, kami tatlo ni Jojo Alihar saka yung anak ni Tina Loy. And then, may rape scene. Sabi ni Raping Crow si Flor. Sabi ni Direk, ganto. Nakaka-take 10 na ako, hindi ko magawa-gawa. Sabi ko, sa isip ko, kung ako re-rape, take 1 lang kagad. Dahil gusto mo ikaw magre-rapid. Sana, yun ang inimahal. So, hirap na hirap ka? Hirap na hirap, Mark, na magpakalalaki sa camera. No? Mahirap magpakalalaki sa camera. Mahirap magpakalalaki kahit magmawa ka ng action na pakahirap kumila ni Justin. Pag nagpa-practice ng mga scene, magpipa-partner ka kay Lot, punta ka sa show, magkakanta, kuha ka ng mga bata na kakantaan mo. Ang hirap din kumanta na yung boss lalaki ba? Kailan pa natuklasan na gay ka? At the age of 7, alam ko gay na yata ako eh. Paano ka nakapasok sa showbiz, naglalaki-lalakihan ka. Oh, ganun lang po, dahil may pitang parents ko that time. Paano yung proseso? Ikuwento mo nga sa amin kung anong ginawa mo bilang paglalaki-lalakihan na itinatago mo yung tunay mong kasarian. Kasi ako po ang pinakapanganay sa aming magkakapatid. Pabalik-balik po kami sa Amerika. Bilang kuya, tinatago ko po yan. Minsan nakikita nila ako, may boyfriend ako. Pag nalaman lang susumbo nila sa mami ko, ginugulpig yung kapatid ko. Pero which is hindi dapat na naawa din ako. Magpita akong kuya that time. Pero yung pagiging gay mo sa showbiz, hindi ba sila nagkaroon ng hint o pagdududa na bading ka? Hindi nahalata ng lakad. Hindi ka nahirapan ng bongga doon? Nahirapan lang pag yung lagi nakasama silang sa shoot, sa mga guessing, mahirap. Kaya lumalayo ako lagi ako sa kotse with Herbert Bautista. So close kayo ni Herbert Bautista? That time. Kasi that time, wala pang car yata sila Herbert that time. Lagi siya may
nakikinig sa car si Herbert. Ah, so sumasabay siya si Herbert Bautista. Oh yeah. Pag nakatambay kami sa taping, siya ang gusto niya mag-drive ng kotse. Mm. Nag-uusap kami dalawa, kwentuhan. Mm. Hindi mo ba nakataypan si Herbert? Alam ko bida lang siya dahil kaibigan lang, bonding friend. Hindi mo siya nagustuhang maging papaball, maging yummy-yummy chuchu? Hindi. Hindi pa siya. Mas gusto ko pa yung si JC. JC? Bonin. Ay, nagka-crush ka kay JC Bonin? Oo, JC Bonin. Anong crush mo si JC Bonin at lalaki-lalaki ka, anong ginagawa mo? Tinitignan lang siya. In-imagine. Hindi ka nagpapahalata? Hindi. Talaga ayoko magpahalata. Nagagalit yung mother ko sa akin. Sino-sino pa yung mga aktor na pinagpantasyahan mo? Yung kabataan ko. Oh. That time kasi ang pinakasikat doon sila, Philip Salvador, Christopher De Leon. Yan, mga nilalagay kong picture sa kwarto ko yan. Tapos, may Lord at Tolentino akong picture sa bahay. Sabi ng pinsan ko, pambak lang to. Kunyari, gusto mong maging katanong gusto si Lorna, alam naman namin lahat. Inilagay niyo yung picture ni Lorna para lang masabi lang na lalaki. Lalaki ako dahil gusto ko yung babae na yan. Sabi ko, hindi nila, gusto kong maging si Lorna Tolentino. Saka si Alma Borrello. Niloxin. Nilalagay mo yung mga pictures nila, yes, sa kwarto mo. Sa kwarto ko talaga. Hindi dahil sa humahanga ka sa kanila. Hindi, dahil gusto ko yung katawan nila maging ako. Diba ang ganda na ang body nila that time, diba? Number one bold star na so, ingit sex na ingit ka sa kanila noon. Oo, sabi ko, God, gawin niyo akong ganyan. Ginawa naman niya. Noong mga panahon na yon, bukod kay JC, sino pa yung pinagnasaan mo? Yung nakita ko nga si Angeliana, na starstruck ako. Wow, yummy. Talagang artista mong pinin talaga. Yun, pinagnasaan ko talaga siya. Pero ang tsuro mo, lalaki ka. Titingin-tingin lang. Mahirap tas gumagano siya. Siguro si joke class. Siguro. Pupunta po ako sa Liberty Boy, sa kay Alfie Anido. Sa Edgar Mande. Patrick De La Rosa. Apply po kay Sir Alfie Anido. Ano mag-a-apply ka? Mag-a-apply ko ng Ballstar. Kami Liberty Boy ka? Oh, Liberty Boy. Kaya yung natingin pa lang yun sa akin, sa labesa niya, may mga ibang mga alam na sa table niya, di ba? Sabi niya, don't call me, I'll call you. Nag-check agad. Nagkataon? Liberty Boys ka? Oo, so ko sana kahit pag-ubad dahil pinagpala ako that time. Ni-reject ka? Ni-reject naman. Yung assistant niyang nag-ano sa akin. Paano ka namang hindi re-rejectin? Baka nakatingin ka kanalito, Piminte. So, tinitig ako yung lamesa niya. Sabi ko, ano ba yung lamesa nito? Puro ano? Mga notes na mga notes na ano. Kaya siguro nahuli ka. Nahuli na papatingin. Bakit na mahirap ba magkunyari? Mahirap. Napakahirap. Mahirap maging lalaki kung ang puso mo talaga babae. Paano nagsimula ang paglaladlad mo? Yung pinadalaan ako ng mother ko sa Japan. Sabi niya, punta ka naman sa father mo, sa maming pinsan mo sa Japan. Sabi ko, yoko kay dad. Sabi ko, may pet. Ihatid ko na yung pinsan ko. Kasi before may agency kami, hinatid ko. Sabi nila, minsan mag-try ko mag-construction. Magkano ba sweldo doon? Sabi nila sa akin, 5,000 yen. Ay, makabili ako ng papa. Sabi ko ganun. Sige, try ko. Nag-construction ka. Construction ako. May mga binubuhat nila, ganyan kalalaking mahaba. Na ano? Na pipe. Mga sampo. Tapos ang binubuhat ko yung ganyan kaliliit. Naka-globes ang ganyan. Tapos kung maglakad ako pag ganyan, sabi ko sa kanila. Tapos tanggal ng globes, lotion kaagad ako. Pagpunta naman sa kabila, balik ulit. Buhat ko naman, ganyan na naman. Ikala ko lang nakatingin sa akin, yung Satcho. Sinumbong ako sa, kumbaga para company Satcho yun eh. Kukuha ka na isap dito, kukuha ka doon. Isang linggo lang, ligwak ganers kaagad ako. Tinanggal ako. Sa pagiging construction boy. Ano pa napasukan mo? Sa ramen. Pumunta ako from Tokyo, tinapot ako sa Nagoya. And then may pinsan ako doon. Nagtrabang entertainer ba tawag dyan? O Chapayuki. And then, tagahugas ako ng pinggan lang dahil hindi pa marumag ni Hongo. From hot water to cold. Nag-crack yung yung mga kamay ko. Umiyak ako, sabi ko. Tapos tinira ako sa bahay na walang paliguan. Umiyak talaga. Kasi hindi ako sanay nung hindi ako marumag laba. Hindi ko na-try sa tanan ng buhay ko yon. Tapos sinubukan ko mag-ganon. Nanginginig kamay ko sa lamig. Umiyak talaga ako. Sabi ko, hindi ko kaya to. And then habang nagtataba ako, may dumating na Pilipino. Alam mo, sayang kang pogi mo. Pumasok ka nga ng hosto, sabi sa akin. Di sinubukan ko mag-hosto. Di double job ako. Kinuha nila ako dahil ang pogi ko eh. That time, talagang galing pa ako ng Datsim. Na-discover nila ako, di nag-boom ako sa hosto. Ang dami na in-love sa akin ng mga Pilipina, mga Japonesa. Dapat i-entertain mo sila. Yung mga Pilipina, sinasabi na kung bakla ka, di ba? Sabi ko sa
akin. Pag hindi, ay sabi nila, eh di gora tayo sa hotel, ginano ko sa kanya. Yun ang start ng ano ko. Pag nakikipag-sex ka, hindi ka ba nandidiri sa mga babae? Una, bata pa kasi ako, 21 lang ako eh. Madali lang tumayo si Junjun. Tapos manonood ka lang sa hotel ng sa Japan, may mga scene na ano, ganap dun sa love hotel. Mm-mm. Madaling si Junjun tumayo. Kaya mo? Papasok lang naman, di ba? Sadali lang. Aray, Coach Mariotto. Nung magsimula ka ng maging gay, ipakita mo yung gay mo, ano yung nag-trigger sa'yo na maglakas sa loob ka na ipakita ang ikaw to? Dahil nga sa tagal ko na ng trabaho na entertainment sa Japan, nagtayo na ako ng production, lahat na ginawa ko, sabi na, ba't hindi ka magtayo ng sarili mong club na sayang ang talent mo dahil doon may production ako, iniikot namin ng buong Japan. Walang katapos ng trabaho, kahit na holiday sa Japan, trabaho pa rin ako, walang katapos. And then lahat ng dreams ko, tinupad ko, nagtayo ako sa ng bahay, binigyan ko ng mother ko ng pinapadala kong pera from lalaki. Inipon niya, pinili niya ng lupa. Nag-collab kami ng mother ko sa lahat ng negosyo niya. Matagumpay na yung that time ang mother ko, lalo sa naging more na matagumpay pa. Mula sa pagiging lalaki, maskulado, tintitigan, iniidolo ng mga kababaihan. Isang araw, nagising pala itong si Bambi na kailangan niyang magparitoke ng katawan. Nagpakababae, naglagay ng boobs, at nagpaputol ng chairman. Ikuwento mo nga sa atin. Yun nga kasi that time, nakuha naman ako ng isang production. Pinasok ako sa isang club ng mga Japanese lang. And then yung senior ko, sabi niya, may talentong bata to, sayang. Para siya si Mother Lily na ginawa akong number 2 sa club. Kasi yung senior ko, hinagisa ng 100 na lapad, isang show lang, isang sayaw lang niya. Sabi ko, ay, kung kaya niya, kaya ko rin. Kasi hindi po ako marunong mainggit. Humahanga po ako sa tao. Yung paghanga na ginagaya ko po para marating yung narating nila. Ah, kumbaga kapag may nakita ka isang taong magaling, ginagaya mo lang siya, pero hindi mo siya siminsiraan. Instead, yeah, pinagbubuti mo yung ginagawa pinagbubuti mo. Yung ginagawa ko. Sa ending, yung nagkakaidin na siya, ako naman yung bata pa ako that time, mag-6 na siya, kapag 30 pa lang something. Nagkaroon akong boyfriend ng napakayaman. May helicopter, may mga barko. Yung pala type niya yun. Doon kami na nagkasira ng dalawa. Hindi nagkasira, nagselos. Hapon to. Puro lang kinakasama. Doon nagsimulang na gumanda ang buhay mo, magkapera ka. Maganda talaga ang buhay ko that time dahil ang tip pa lang namin noon, nakakaisandaan na pa ako sa isang buwan. And then iba pa yung sweldo. Pag binigkagusto pa sa akin, isi-shopping ako, mga branded pa noon, usong-usong mga branded eh. Lahat yun, ano, iniipon ko lang yung mga branded na yun, pinapadala ako sa mother ko. Curious lang ako noong mga panahong lalaking-lalaki ka pa. Tapos, natutunan mong mag-makeup, pambabae. Kailan to at ano ang reaction mo? Ay, una kong naramdaman, hindi talaga magaling mag-makeup. Ang dami nagsabi sa akin mga akla, sabi, ikaw lang akla na kilala kong hindi talaga marunong mag-makeup, sabi nila. Pero pinag-uusayan ko pa rin kahit papano. Kahit gano'n ang makeup ko, dahil magandang scene ko, marami nagkakagusto sa akin dahil sa club, pag nagtrabaho ka, pupungo na mo sarili mo, magpapaset ka ng hair, then habang sinaset ang hair mo, nag-makeup ka na. Kaya maganda kang tignan dahil naka-club, sa kamamahalin mga damit namin, mga from France, mga damit namin doon. Club kasi. Sa mga guests namin doon, mga artista ng Japan, pupunta roon. Saan ba sa Japan? Sa Osaka po, Minami, Osaka. Ano-ano yung mga club doon? Club Narcissus po ako nagsimula. Doon po ako nagtagumpay. At saan pang club ka napunta doon? Nagtayo na nga po ako ng production ko dahil umikot na kami sa iba-ibang lugar po. Racket po ako ng racket hanggang marami na akong pero rumaracket pa rin ako. And then yung ibang akla nga, kinukuha ng may ibang production ko at my back. Pinapabayaan ko na hindi ko na maalam na sabi ko, bakit this year wala akong project na gano'n. Yung pala, sila na kumukuha. Ang ibig sabihin po ng akla, ipaliwanag ko lang po sa inyo, ay bading o bakla. Kasi madalas yung binabanggit yung salitang akla. Nung ikaw ay magladlad na at tinaalam mo na sa publiko na ikaw yan, gaano ka kasaya? Naging komportable ka ba? Pangalang press con ko na pag ginawa ito eh. Yung pinakita ko sa extra-extra, nag-guest po ako ng kay Bidione sa kay Miriam Kambab. The richest job of you kang ginawa niya yung title doon. Pero ikaw nga talaga, ang pinaka naging mayaman na OFW na bading. Parang ganun po. Kasi hindi po ako mahiling makapag-ano sa mga kapwa ko bading sa mga kasamang ko sa Japan. Work ako sa sarili ko lang, saka sa parents ko, sa pamilya ko po ako. Kumita ka ng million-million sa Japan. Opo. Ano-ano yung mga naitayo mo? Ano mga naipundar mo? Bahay na malaki, with swimming pool, and then nag-collab kami ng mother ko sa negosyo niya. Marami, nagtayo siya ng bar. Ang dami namin ginawang
agency, nagtayo kami ng mga production na papunta ng ibang bansa sa Amerika, sa and sa Japan. Nag-boom lahat ang negosyo ko. Paano mo hinandle ng gusto yung pera? Sa mother ko, minsan, pagdating sa pera, may naturally nag-aaway kayo ng mother mo. Kasi mahilig ang mother ko sa lalaki. Kasi that time, wala ng father ko na sa ibang bansa. Mana lang ka palang sa nanay mo? Saan pa magmamalam? Bunga ka ni sa puno. Buhay pa ba nanay mo? Patay na po siya. Tagal na. 8 years ago na po. So, ibig sabihin, iningatan mo yung mga pera mo, nasa business yung mga pera mo, at nasa maayos na kalagayan. Ano lang ang reaction mo? Maraming kababayan tayo sa Japan, particular na yung mga gays, na nag-TTNT at kadalasan ay nasasangkot sa mga issue ng droga. Kasi hindi ko po nasubukan yun. Kahit sigarilyo, hindi ko po ako naninigarilyo. Oo, hindi ka naninigarilyo? Hindi po. Pero umiinom ka? Dati malakas po ako min. Tapos yung pag nagkakaedad ka na, ayaw natanggap ng katawan mo, dinadaya ko na ininom ko, kape na lang nga ininom ko, kunyari wine. Kasi health is important na pag nagkakaitad ka, magkakaroon ka na ng gout, mahirap na maglakad, magiging diabetic ka na, mahirap na, baka yung afterwards, titirahin ka na patalikod ng sakit katawan mo. Sakit, di ba pa? Bambi, bakit hindi mo nasubukan, hindi mo na-try na gumamit ng pinagbabawal na gamot, uminom ng alak, na magbisyo, anong dahilan? Kasi mahal ko yung sarili ko, saka pangit sa balat. Ang mga akla kasi maganda ang skin mo. The more ka mamahal ng hapon. Kasi ang ganda din ng balat mo. Parang Japanese na Japanese ka. Ang kinis nga ng balat mo, in fairness sa'yo. Diba? Mm. Inalagaan ko talaga ang sarili ko talaga. Kasi walang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw lang. Pag nawala ka ng pera din, kahit mga nakikilala ko ibang tao, pag nawala ng pera, ikaw rin magiging kawawa. Dapat mag-ipon ka mag-ipon. Tumulong sa mga taong nangangailangan. Minsan, pag overtulong din, naaubuso din ako ng mga ibang tao eh. Pero kahit naabuso ako, katulad ng mother ko na naabuso pa rin, tumutulong pa rin kami. Kahit anong mangyari. Hindi ba pumasok sa isip mo na magkaroon ng sariling pamilya, asawa, anak? Wala. Kasi yung dati nag-host ako, sabi parang may nanakan daw ako, sabi nga sa akin, kalibalita lang, pero hindi ko na hinanap. Kung may lalabas siguro, matagal lang may lumabas na may anak ako eh. Hindi ka ba nangarap? Ngayon? Ngayon, maligaya na ako, may aso, tapos pag uwi ko, may nagmamahal. Oo nga pala, paano nga pala siya magkakaanak? Anak, hindi naman ako. Eh, putol. Wala naman ako matres. Eto, pasukin natin ang mundo mo na kung saan ang mga panahong nag-iisip ka na magpatanggal ng iyong chairman. Ano ang proseso? Ang proseso po noon, may pit sa Singapore that time. Yung pinaka number one na actress ng Japan, sa Morocco nagsimulang ang sex change. Ngayon, yung doktor doon, mga Singapore, nagpunta ng Morocco. Kasi tumatanda ang mga doktor, nilipat, nag-aral mga Singaporean. Ngayon sila sumikat na sa sex change. Ngayon, ng mga Thailand, nag-aral naman sa Singapore, patanda na yung mga doktor sa Singapore, kaya lang napunta na sa Thailand. Nung tinanggal yung pagkalalaki mo, yung chairman mo, hindi mo ginawang souvenir? Yung iba po, sinusouvenir nila. Oo, sinusouvenir daw. Oo, nakalagay sa bote. Oo, nakalagay sa bote. Pag nilagay mo sa ref, maya, nakita kong Japanese na yumaman. Anong ginawa? Nilagay niya sa bote yung tinanggal sa kanya. Tapos? Yung balls. Balls na pati yung ano? Hindi naman po lahat, ginagamit din po lahat ng notes. Ah, ginagamit Ginagamit. Parang, ay, tinatanggal lang siya, ganun. Parang saging po sa binalata na ganun. Tapos, ibabare na yung from sa baba, lalagyan ka ng butas. Kumakabare. Para ang dali lang. Pinasabi, minari, kasi nanonood lagi ang documentary, binarena talaga sa ganyan, no? Nakadidalang, binarena yan. Ngayon, bago mag-heal dyan, yung balat, nilagyan po yan, saka lang parang white na nakaganyan siya. Kundi, mag-heal po siya kung walang balat na nakadikit yan. Parang sugat lang siya. Sa totoo lang, nung bago ka ba pumasok sa ganyang pagpapaputol, ano yung mga ginawang preparation na dapat ba mag-aating ka ng seminar? Meron pong psychology test po yan. Oh, psychology test. Tatlong doktor po, mga psychologist na mag-aano sa'yo. Iisa tanong nila, lilituhin ka nila, bakit gusto maging babae? And then, from 1 to 10, papipirmahin ka nila. Paulit-ulit nilang tasabihin sa'yo yan. Pag nagkamali ka, hindi ka nila itutuloy. Papipirmahin ka kasi once na wala yan, hindi na mababalik yan, sabi sa akin. Kaya, pirma ka pa rin. Para hindi sila madimanda that time. Si Bibigid ng Hari kasi, di ba, pinag-uusapan na magbalak magpaputol. Ikaw, halimbawa, kung bibigyan mo
ng suggestion si Bibi Gandang Hari. Dapat pa ba sa edad niya ngayon o sa kalagayan niya ngayon ay magpatanggal pa rin siya? Gusto ko rin magpatanggal siya dahil masarap talaga maging babae talaga. Kung yun ang dream niya talaga, gawin niya. Dahil iba naman ang ganda niya sa ganda ng lahat, di ba? So, dapat magpaano siya? Kasi kahit mawala po siya, nandun pa rin ang magic sarap. And sa totoo lang, ano? Masarap po talaga. Hanapin niyo muna. Una, takot ang umiral sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Parang wala naman. Ito nung mapatulang ka na? Opo. Una, takot. Dahil first time ko, parang virgin ka eh. Kala ko, parang hindi nagtagumpay. Yung doktor, ikaw palang hahanap ng sarili mong kilite. Nahanap ko siya. Yung ano mo, yung dibdib mo, paano naman pre? Huli ko po siyang binalagawa. Nagpagawa ka na muna ng pagkababae bago ang boobs. Kasi nagpapahormones na po ako that time. Una po tinanggal sa akin ang ito nga po. And then, kahit mawala yan, pag in-injection ka ng hormones, malulunod ka sa pagiging babae. Yung pagkalalaki mo, mawawala ang bigote mo, mawawala pati poses mo, magiging babae. Hindi maglalaban ang female saka male hormones pag in-injection ka ng hormones. Si Bambi po ay isang dating singer noong mga panahong siya si Arthur Benedicto. Kumakanta siya sa mga provincial show at kung saan-saan pa. Itatry nga natin kung naroon pa ba ang boses ng lalaki o lalaki pa ba ang boses niya. Subukan ko nga lang, kantahan mo nga kami na ang boses mo lalaki na ikaw si Arthur Benedicto. Kung malaya man ako, pagsisigawan kong mahal kita. Diyos ko, para naman tayo nasa pasyon. Alala! Nawala na yung boses mo? Napaus na sa mga interview din. Hindi ko na alam kung tsaka boses. Tsaka doon sa iniinom mong hormones. Po, nakakasira pala yun. Nakakasira. Tsaka pag lagi kang umiinom. Ng hormones. Dalawang babae ka. Ng alak. Ng kahit paano dapat umiinom pa minsan kasi mahirap. Dengo yun ang mga ibang customer. May nangihinayangan mo ba na parang nawala yung magandang boses ni Arthur Benedicto? Hindi po. Hindi naman po talaga ako singer. Kumakanta lang. Hindi. Kasi that time kasi recording lang kami lahat kay Germs eh. Pero nakakanta ka noon sa mga noon, show. Noon, nag-record muna kami yan bago kami isalang ni Kuya Germs. Sa mga Dutch Entertainment, sino ang nakaka-partner mo doon? Sino ang in-love team sa'yo? At sino ang crush mo? Babae. Si Lotlot de Leon. Saka si Janice de Belen. Pero wala sa Dutch si Janice that time. Si Lotlot, nilapitan mo ba yan? Nagkaroon ba kayo ng chance na magkasama? Lagi sa show, lagi kang magkadik ni Lotlot. Kaya lang may sumisingit na isa. Sila Gestoni, sila Dennis de Silva. Naging kaibigan po sila. Nag-cheata na ba kayo nung ikaw ay ganyan na? Wala. Hindi pa kami nagkikita kahit sino po. Gusto mo bang makita sila na ganyan ka? Gusto. Lalo na si Jojo Alihari gusto makita. Sa totoo lang, may kulang pa ba sa'yo? Meron po. Gusto ko maging ang father ko. Kasi umuwi yata siya. Gusto ko siyang gunin. Tinatago yata siya ng dati niyang nag-asawa yata. So, ibig sabihin, wala kayong communication ng tatay mo? Nagkita lang kami ng isang beses na wala yung chance. Ano ba pangalan ng tatay mo? Si Manuel Licodini po. Kailan kayo huling nagkita ni Daddy Manuel? Last week lang po. And then, ang gulo, tinapangan ko po yung sarili ko. Sabi ko, akong panganay, ilalaban ko siya. Gusto ko siyang kunin. Kasi may dad na rin po siya. Yun lang. Gusto ko siya makita. Yun ang pangarap mo? Yun lang. Makita ko muna ko siya for a while. May pagkukulang ka ba sa tatay mo? Both po. Kaming dalawa, may pagkukulang po kami. Ano ang pagkukulang mo sa tatay mo? Hindi ko siya natatawagan dahil natakot ako before. Yung natanggap niya po, may pagkukulang talaga sa mother ko. Sa mga kapatid ko, marami din. Hindi ka ba tinanggap ng tatay mo agad-agad? Hindi agad-agad din po. So, ibig sabihin mo, inilihim mo sa tatay mo yung pagiging gay mo? Nilihim ko, and then natanggap niya ako, pero nagpunta ako sa States ilang beses. Dinalaw din niya ako, tinanggap niya ako. Pero habang tumatanda na siya, hindi ko siya nakikita dahil may sarili na rin akong mundo sa Japan. Namimiss mo ba yung bonding? Naibonding mo ba siya? Nadala mo ba sa ibang bansa? Naisama mo ba siya? Nagkita po nag... Nagkita po kami sa Japan, sandali lang. Ngayon, gusto ko talaga siya makita ulit. Dahil nakita ko na katungo kasi siya. Tinatago sa akin. Gusto ko talaga makita father ko. Anong dahilan ba't itinatago siya yung tatay mo? Kasi alam ko, ano na siya, yung tawag dito, may SS sa Pilipinas. Meron siyang napundar na rin sa States na pera. Ganito pala dito sa Pilipinas, pag sa pera, nagiging iba yung tao yata. Sino may kagagawa nito? Yung nakasama po niya yata. Sabi
ko, magkita kami sa resort, idalhin sila ron. Ang dami pong mga kamag-anak namin dumating. Hindi ko po talaga makita siya ngayon. Pati Viber niya, tinatabag ko, minimail ko, hindi ko siya makita. So, pakiusap ko, sana eh, pakita niya siya sa akin ulit. May mga kapatid ka ba sa kanya? May mga half-brother and sister ka ba doon? Meron daw po, sabi. At posibleng sila rin ang may gawa nito kung bakit hindi. Opo, opo. Malungkot ka ba? Dahil aalis ka na, babalik ka na sa Japan, pero hindi mo malang nakita ang tatay mo. I mean, nakasama. Nakasama, and then hindi ko alam nasaan siya ngayon. Sabi, nasa Makati lang. Then meron na siyang memory gap ang father ko. Oh. Tapos nilibot siya. Ang gulo dati kami na nakita, takbo kami ng mga tita ko. And then nakita ko nakatungkod siya, nagniyakap ko lang siya. Sabi ko, Dad, we can do it, laban lang laban. Then nilibot niya yung buong ari-arian ng subdivision. And then may tumawag na ng Grab. Sumakay na siya. Hindi ko nakuha yung phone number. Sabi ko, i-add lang sa Facebook to follow. Kinasunod ko sa resort, hindi na po nagpunta. Mm. Yun, wala na kami communication. May panawagan ka ba? Baka gusto mong tawagan yung asawa niya, yung mga anak niya. May panawagan ka? Pakita lang po siya sa akin. Gagawin kong best ko para makasama din po siya ulit. Lalo akong magsisikap. Kasi nawala na ako ng mother. Siya lang natitira yung father ko na lang po. Makita. Ano ba naging pagkukulang ng tatay mo sa'yo? Nawalan kami ng time. Yung mga kapatid ko, lahat ang kasama niya sa States. Papunta na ako ng States that time. Hindi ko alam na uuwi siya. Nabigla ako. Nagkasabay-sabay kami ng uwi. Nagbakasyon ako. Siya naman, gusto na raw niya umuwi. Kala ko, nagbibiro lang. Ayun po, gusto ko po siyang mahanap talaga. Sa nanay mo naman, ano naging pagkukulang mo sa nanay mo? Bakit gano'n lang ang sakit sa manang loob mo? Bilang isang anak ba, may pagkukulang ka rin sa kanya bago siya na pumanaw? Binalaki niya po kasi kami sa layaw na spoiled brat. Ang pagkakamali ko pala sagot ako sa mother ko. Pag alam kong tama ko, nasasagot ko rin po siya. Pero pag yung namatay na siya, natakot ako, na totally shock din ako nawala yung mother ko talaga. Pag nawala palang ang magulang, kahit kano ka ka-successful, masakit po talaga. Pag nakita mo yung father mo na gano'n, masakit po talaga. Pero tayong mga LGBT, ilaban lang talaga. Dahil may sarili tayong buhay, may dapat tayong gawin, ilaban natin. Dahil may mga kapatid pa rin ako, lalaban pa rin ako kahit anong mangyari. Madalas ko pong binabanggit na ang magulang minamahal, nirirespeto ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may rewards dyan, ang magmahal ng magulang. Sa mga binanggit ko, respeto, pagmamahal, pangunawa, may pagkukulang ka ba sa magulang mo? Hindi mo ba naibigay sa kanila ang 100% na ito? Hindi ko po nabigay lahat eh, dahil naging busy talaga ako lahat po. Kung pera lang nabigay ko sa mother ko, sa father ko, wala akong na. Yung pumunta siya ng Japan, yun na tulungan ko siya. Hindi naman about sa pera, yung love at time na nawala sa amin. Napakadami po yung bonding. Hindi ko sila nakasama. Mga kapatid ko, nasa Amerika, nasa Japan ako. Hindi kami naging close dahil lalaki sila ako. Ganito nga po. May sarili din akong buhay. Kahit sino po, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, di ba po? Pambi, ano ang pananaw mo sa buhay? Pananaw ko, lumaban, kahit nagkakaedad, healthy life living. Kung pwede simple life living, okay lang din po sa akin. Kahit yung negosyo na dyan, marami kang mga pera. Kung may sakit yun naman, ang use nyo, di ba po? Ako din, may gout na rin po ako. May maintenance na ako sa cholesterol ko. Kaya laban ako, lagi ako nag-exercise, swimming. Sakit lang yan. Kahit siya magsabi mga mama ko, ang sakit nila, laban yan. Kung isip mo ng isip yan, walang mangyari sa'yo. Lahat tayo ay mawawala sa mundo. Lahat tayo mamamatay. Walang exempted dito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mayroon ka na lang na isang araw na buhay, aanuhin mo ang one day na yon? Saan mo gagamitin? Yung one day na yun, bibigyan ko sa lahat ng pamilya ko, sa kapatid ko, sa mga relatives ko. Yung umuwi ako ngayon, nabigay kong oras ko. May away, may tension, may tawanan. Nagsimula na po yan. Saya po palang makasama sila ulit. Nakalimutan ko sila. Ano ang pinagsisisihan mo? Yung mawala ng oras sa kanila, yung nakalimutan ko sila. Ano ang naging pagkakamali mo? Yung super busy na minahal ko masyado ang sarili ko at nagkaroon ng sariling buhay. Ano ang gusto mong ayusin sa buhay mo? Yun nga, makita ang father ko at ibigay ko ng love ko sa kanya dahil 78 years old na siya. Baka may mangyari sa kanya, hindi ko makakaya siguro po. Marami kang pinagdaanan, marami kang pinaglabanan, marami kang tinik na hinakbangan. Sa kinauupuan mo ba ngayon, masasabi
sinasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay tagumpay sa lahat ng laban? Hindi po, dahil ang pamilya ang importante. Kahit sabi mong successful ka sa lahat ng bagay, lagi nyo ang sinasabi, ang magulang ay isa lang po sila. Dapat mahalin po sila talaga. Hindi ka ba nalulungkot dahil syempre wala ka ng wala yung pagkalalaki mo at hindi rin ganap na tunay ang pagkababae mo, na yung nararamdaman mo sa ina't ama mo ay hindi mo rin mararamdaman dahil wala kang ang supling na pwedeng magmahal sa'yo? Kasi hindi naman po pananaw na magkaroon ka ng anak, pwede kang tumulong sa kapwa mo katulad ng ginagawa mo sa mga tao sa street children, pagmahal ng aso, ng mga pet lovers na pwede magbigay ng pagmamahal dyan, sa mga kamag-anak ng anak mo, pwede mong tulungan. Hindi naman porkit naging ganito walang anak, meron din mga babae na hindi nagkakaanak na tumutulong sa ibang tao. Balita ko, gusto mong tumulong sa marami nating kababayan sa paraang dadali mo sila sa Japan? Pakikwento nga ito, baka po may mga nakikinig po dyan, may nanonood po dyan. Baka ito na po yung chance nyo na makarating po sa Japan. Ang plano ko talaga po, kasi matagal na ako pinipilit ng lahat magtayo ng comedy bar. Kasi lahat ng mga Pilipina nakaka-stress sa Japan dahil kahit anong trabaho mo, ang mga pamilya nila, kinugulo sila dahil ang kala nila sa OFW na katrabaho, madaling kitain ng pera. Gusto nilang tumawa, matagal ang stress. Pagtawa lang ay malaking halaga na sa tao sa Japan po. So kaya gusto mo? Kaya gusto ko. Sa paanong paraan? Halimbawa gusto ng ating mga kababayan na mag-apply, paano? Just add my Facebook, Bambi Moreno po. Karaniwan po kasi yung may fake account, tinitignan ko po. Ngayon, ang dami na po nag-a-apply, tinitignan ko maigi. Kasi ayoko po masira din yung pangalan ko. May mga scammers, meron din kahit kamag-anak ba, baka nangangailangan ng driver. Ngayon, nabasa ko po siya kanina. Sabi ko, sandali lang, may busy ako, may mga tita ko na kailangan ng driver, katulong. Darating po tayo lahat dyan. Pero ang haharap mo lang ngayon muna ay ang mga entertainer. Entertainer po. And then, titignan ko ang profile nila, kung may criminal record. Mahirap din po ang processing, pero gagawin ko po lahat. Ilan taong ka na ba sa Japan? 38 years na po. Ang tagal mo na pala, no? Grabe na pala ang pinagdaanan mo sa Japan, no? Laban lang talaga. Matanong lang kita, bilang isang akla, aklaan lang muna. Kanino ang mas nagagandahan? Kay Vice Ganda o kay Bibi Ganda nga rin? Isa lang. Pwede bang sila na lang maganda pareho? Dahil busy ako eh. Mataas ang ano nila eh. Gusto pang mag-artista. Uy, teka, speaking of artista, di ba gusto mong sumama o sumali at makasama si Coco Martin? Yes! Bakit? Dahil ang dami nagmamahal po kay Hi Sir Coco Martin. Marami po nagmamahal sa ABS-CBN. Yan po ang pandangan namin na stress sa Japan. Ang dami nagmamahal sa Batang Quiapo. Ang daming nanonood. Lado sa aking mentor na si Direk Joel Lamangan po. Type mo ba si Coco? Siba hindi magkakatype kay Coco. Pogi-pogi. Anong gusto mo kay Coco? Yung face niya, yung palang yummy na. Pang inasal na talaga. Alam ba, Andres Coco Martin, ano gusto mong sabihin kay Coco? Sir Coco, baka hinahanap na yung kapatid ni Roda, yung kabataan ni Roda. Ito lang po ako. Baka maisip nung napaka-gantakless ka rin po katulad ni Roda. Maraming kami napag-usapan, masaya, malungkot sa buhay ng isang ordinaryong tao, dating artista na ngayon ay babae na. Masasalamin ang buhay ng isang Arthur Benedicto sa isang Bambi Moreno. Maraming salamat, thank Bambi! Thank you, Sir Margie. Thank you. Sa lahat ng tulong, salamat po lagi. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mampanig ng mundo. Yay! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo. Ito ang Tundo.